Hello everybody and welcome back once again dito sa Len Amazing Car Tricks. At sa araw na ito ang ipakikita ko naman sa inyo ang aking car tricks number 6. Okay, nasa number 6 na tayo. At tulad ng mga previous ko na car tricks, isa rin ito sa mga paborito ko na car tricks dahil talaga naman nakahanga-hanga. Sinisigurado ko sa inyo na magugustuhan din ninyo ito. At tulad ng iba ko pang mga car tricks, wala rin itong setup, kaya malaya ang spectator na ito ay barasahin at inspeksyonin bago ako mag-perform. Kaya inaanyayahan ko kayo na samahan ninyo ako at panoorin muna ang aking performance at pagkatapos ay ang tutorial. Tuturo ko sa inyo ang step by step na paraan kung paano sinasagawa ang tricks na ito. At doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para lagi po kayong update sa aking mga card tricks. Okay, so ang card tricks na ito ay mga kailangan lang tayo ng ordinaryo na deck of card. Sabi ko nga, wala itong setup. Kaya bibigay natin itong baraha sa spectator upang inspeksyonin at barasahin. Pagkatapos ay pagkukuhan natin ng spectator ng isang baraha, titingnan niya at tatandaan kung ano ang kanyang sekretong baraha. Tapos ilalagay natin sa gitna, tuloy ang ihalo sa karamihan, tapos babarasahin natin ang kahit ilang beses. Tapos sa huli, of course, the amazing part of this performance ay pakikita naman natin kung ano ang kanyang sekretong baraha. Okay, so let's do it. Okay, so sabi ko nga ito ay walang setup kaya malaya ang spectator nito ay balasahin at inspeksyonin. Pero dahil sa wala tayong spectator, ako na rin ang magbabalasa. Okay, so paupahan natin ang spectator ng isang baraha. Halimbawa, ito. Ito ang kanyang sekretong baraha. Okay. Lalagyan natin sa gitna. Okay, so bukha natin ng baraha. Okay, so pakukuha natin ng baraha dito ang spectator ang dalawang baraha. Okay, ngayon, sa makukuha niya ngayon na dalawang baraha, ipag-a-add niya yung number. Halimbawa, nakuha niya ay jack and 5. Basta yung base makukuha niyang number pag pinagsama ay hindi bababa sa 11 at hindi na masosobra sa 19. Kaya pwede niya itong tingnan at pimili siya ng gusto niyang baraha anytime. So, walang problema yon. Para sigurado siya na hindi siya bababa sa 11 kasi baka makuha niya less ng 11, dalawang baraha nga, bawa ace lang at saka number 2 din, 3 lang yon, 3 lang. So kinakailangan makita talaga niya na ang makukuha niya ay between ng 11 and 19. Okay, so para sa sigurado tayo, bubuksan ko at ako na ko rin ang kukuha. Okay, let's see. Thank you.
So ito ang ito ang barahana. Pili. Ayan. Ayan. Bale 16. Ito ang dalawang ito. Okay? So, dyan lang yan. Dyan lang yan. Ngayon, ang nakakita lang nito ay, paliliwanag ko, na nakakita lang nito ay ang spectator. Hindi ko nakita yan. Ngayon, tatalikod ako. Kasi, ang kumuha nito ay spectator. Hindi naman ako kasi nga wala lang tayong spectator. Kaya akong kumuha niya. Okay? So, ang nakakakita lang nitong dalawang kinuha niya ay ang spectator. Siya lang rin ang nakakaalam kung anong bilang niya. Okay? Ngayon, ito ay ibibigay ko sa spectator. Okay? At tatalikod ako. Ngayon, habang nakatalikod ako, kung ilan ang total nitong dalawang ito pag pinagsama, kukuha sa nambara dito, isa-isa niyang ibababa. Okay? So, dahil wala tayong spectator, pero sa pagkakataong ito, nakatalikod na ako. Hindi ko nalalaman kung ano ang ginagawa ng spectator. Basta bibigyan ko lang siya ng instruction na kung ilan ang total nito, let's say 16 ito. So, kukuha rin siya dito na 16 na baraha. Bababa niya dito isa-isa. Habang ako ay nakatalikod. Okay, so huwag niyang lalakasan ng pagbilang para hindi ko naririnig. So totally blind ako, totally ako, wala akong naririnig. Okay? So dahil wala tayong spectator, ako nagbibilang ng 16 na baraha. Okay? So nakatalikod pa rin ako. Sabi niya, o, tapos na, nakabilang na ako. Okay. So ngayon, ang susunod na instruction ko, kung ano no ang total nito, pagsamahin naman. Dahil ang total nito ay 16. So ibig sabihin, 1 at saka 6. So 1 and 6, 1 plus 6 equals 7. So yun naman, kasi 16 ha, ulitin ko, 16. Sasabihin ko na habang nakataligod ako, o sige, pagsamahin mo naman yung total, yung number ng total. Kung ang number mo ay 16, so 1 at saka 6. 1 plus 6 equals 7. Okay. So, dyan tapos, sumura sa ibabaw, bumilang ka naman ng 7, ibaba mo sa isa. Okay. So, bilang tayo na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi rin malakas ang pagbilang kasi nakataligod pa rin ako. Okay? So, yung natira, ilagay na natin dito. So, pagtapos na, sabihin mo lang, oh, tapos na. Okay, so tapos na. Haharap na ako ngayon sa voluntaryo, sa spectator. Okay. So, reviewin lang natin yung kanina. Pinakuha kita ng isang baraha. Ilagay natin sa gitna ito. Tapos, binalasan natin. At na. Then, pinakuha kita ng dalawang baraha. Ito yung dalawang baraha na ito. Okay. So, hindi ko alam kung anong baraha ito, kung anong bilang niyan, kung anong total niya, kung anong man yan. Tapos, sinabi ko sa iyo na totalin mo yung dalawang baraha. Pagkatapos, kung anong total nito, kinuha mo ngayon sa ibabaw. Tapos, binilang mo na isa-isa kung ilan total. So, kumuha ka ng equivalent. Yung, kung ito ay 16, 16 din ang kinuha mo. Okay. So, kung tama yung kinuha mo, dito, then, sabi ko na sa iyo, ay pagsamahin mo naman yung total ng dalawang baraha. Yung kung 16, 1 plus 6 equals 7. Tapos, doon sa 16 na baraha, kuha ka naman ng 7 baraha. Ito ngayon yung 7 baraha na yan. Okay. So, hindi ko nakita yung iyong baraha. Wala akong idea. Hindi ko rin alam kung ilan itong total ng itong baraha mong ito. At hindi ko rin alam kung ilan yung binilang mong baraha una. At ngayon, lalo hindi ko rin alam kung ilan ito. Hindi ko ito bibilangin, titinan ko lang kung ano nasa ibabaw nito. Ngayon, ang tanong, ano ba ang iyong sikretong baraha? Okay. Eight of diamond. Okay, so titingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng pitong baraha na ito. Okay. Eight of diamond.
Eh, sakto. 8 of Diamond. Sabi ko nga, wala akong idea dyan kung ano ang iyong sekretong baraha. Pero, ikaw ang kumuha nito. 16. 1 and 6 or 7. So, unang kinuha mo ay 16, tapos 7. Sa pang 7, lumabas ang iyong sekretong baraha. Okay? So, di ba? Maganda. Okay, so I hope nagustuhan nyo ang aking performance. So, stand by for the tutorial. Okay? Okay. Welcome back everybody. So ngayon, pakikita ko naman sa inyo ay ang tutorial itong aking card tricks number 6. And I promise you na madali lang ito, di na matutunan. Pero syempre, kailangan din ng konting practice bago kayo mag-perform. Lalo na kung face-to-face ang kayo mag-perform sa harap ng mga audience. At alam naman ninyo na karamihan sa mga audience ay medyo very observa sa mga yan. Okay. So, pero pag na-perform naman ninyo ito na maganda at malinis, sinisigurado ko mas ninyo na lahat sila ay hahanga sa iyo. Dahil talaga napakaganda rin ang card tricks na ito. Okay, so, panoorin muna ninyo itong aking gagawin na tutorial at ituturo ko sa inyo ang step by step. Okay, so let's do it. Okay. sabi ko nga, ito ay ordinaryong card tricks lang at dahil wala tayong spectator, ako na rin ang magbabalasa. Okay. Okay, so pakukuha natin ang spectator ng isang baraha. Okay. Let's say this one. Okay. Two of spade. Okay, two of spade. Ngayon, lalagyan natin sa gitna. Okay? So, first tutorial, first step. Okay? Itong ating secret card, itong sekretong barahan natin, ay ilalagyan natin sa gitna. Pero kukontrolin natin. Kukontrolin natin na mailagay naman sa ibabaw. Okay? Sana nakuha niyo, okay? So, kung napanood ninyo ang aking mga previous na card tricks, meron din akong ganito mga performance. So, lalagyan natin sa gitna. O yan, o. Sa gitna, tatagilid ko para maliwanag na makita ninyo. O yan, gitna yan. O. Okay? Yan. Tapos, tutulak nyo sa loob. Habang itinutulak sa paloob, itong gagamitin ninyo. Okay? Tapos ito, nakapigil siya dito. Pigil. Okay? Yan. Yan ang paghawak ng baraha. Tapos ito, tutulak. Habang itinutulak ngayon, ibinababa naman para magkakamero ng break, yan o. Magkakamero tuloy ng break. Okay? So, ang sikretong baraha, ito na si babaw na ito. Yan. Yan, two of spade. Okay? So, ulitin ko. Lalagay sa gitna. Tatagilid ko na, ha? Okay. Yan, sa gitna. Yan. Okay, tapos, pasok. Yan, kamero ng break. Tapos hawakan niyo mabuti. Yan. Dito wala kang makikita ang break sa unahan. Pero ang break niyan ay nandiyan sa likod. Okay? Tapos kapag kinat mo na, pag kinat mo konti-konti lang, okay? Ganun. Tapos yung huli, yan na. So ngayon na-control mo na, nandito na ngayon ang sikretong baraha sa ibabaw. Okay, so pe-perform ko ulit ng mabilis. Okay, lagay natin sa lalim, sa gitna. Okay. Ito na, si babaw na. Okay. Then next, babarasahin nyo. Pero pag binalasan ninyo, kinakailang maintain din lagi, maintain pa rin ito sa ibabaw. So, triple shuffle, pagkabagsak mo lang yan. No? Para laging huli, laging mo huli na ibabagsak yung kung nasaan yung iyong sikretong baraha. Okay? So, maintain lang na si babaw lagi. Okay? Tapos,
siyempre, hindi mo pwede itong ipakat doon sa spectator. Kaya, ikaw na magka-catcher. Yan. Ito tinatawag na pulse cut. Okay? Yan. So, nandun pa rin sa ibabaw. Okay? So, pakikita ko isang beses na, short, na slow motion na. So, ganyan, no? Sa kukunin, dalawa, tapos ito, lalagay sa ilalim. So, yan ang procedure. Tapos, kukunin mo ulit sa ibabaw, papalalim, lalagay sa ilalim, kukunin, lalagay sa ilalim. Yun, force cut yun tawag doon. So, ang isip ng mga spectator, talagang kinat mo siya. Okay? Yun ang sa isip na kinat mo. Pero nandito pa rin sa ibabaw. Okay? Okay. Tapos, so, third step. Sunod, kukuha ka naman ng 11 baraha. Kahit saan. Pero huwag lang itong ibabaw. Siyempre, itong sekretong baraha mo eh. 11 ha? 11. Tandaan nyo, 11 lang. Okay, dadad ninyo. Kahit na 5 agad, oh, nasa sa inyo yan. Oh, ganun. Pero, nakamalito kayo, okay lang yan. Bawa, kahit dalawa-dalawa. Okay? Ano? 6, 8. Yan, 11 yan. Okay? Pero wag mo nang bibilangin ulit. Pag ibaba mo na, wag mo nang bibilangin kasi mahalata niya na, na talagang bilang mo ito. Okay? Pero sa 11, lahat ito talaga, 11 yan. Ano? 11 yan. Hmm? Kaya wag kang magkukulang, wag kang sosobra. Kaya pag kinuha mo dito, siguraduhin mo agad na 11 ang iyong makukuha. Kaya kung gusto mo, isisahin mo, walang problema yan. Yan. Isa natin. 11 yan. Ngayon, ibigay mo ito sa spectator. Sabi mo sa kanya, kukuha siya ng 2 baraha. Sabi nyo, iladlad niya sa sarili niya. Iharap niya ganun. Pumili siya. Pre-choice ito. Kahit ano. Nasa sa kanya yan. Kung anong gusto niyong kuha ng baraha. Paniwalik mo na sa kanya na kukuha siya ng 2 baraha na kapag pinagsama, ay ang total ay nasa between ng 11 at 19. Hindi pwedeng bumaba ng 10 at hindi pwedeng sumobra na 20. So hanggang 19 lang at hanggang 11 in between. Okay? So sabi mo sa kanya para sigurado ka ilaglad niya ganyan, pumili siya kung ano ang gusto niya. Okay? So halimbawa na pili niya ay ito. O yan. O Jack and 5. Okay. O ito. So, again. Let's see ito. Okay. Yan. So, napili niya ay King at saka 5. Ang value ng King is 13. 13. So 5, pag pinagsama mo yan, 18. So pasok siya sa in between ng 18, ng 19 at saka 11 at saka 19. Between. So dahil 18 ito. Okay? So ngayon, itong sobra, ito importante. Yung sobra, sa ibabaw. Ha? Sa ibabaw. Yan ang importante dyan. Okay? Ngayon, paliwanag mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, okay. Hindi ko nakita yung kinuha mo. Ngayon tatalikod ako. No, tatalikod ka. Ngayon pag bago ka tumalikod, ipaliwanag mo sa kanya na itotal yung kanyang baraha, okay? So alam na niya, tinotal na niya 15, okay? Pero huwag sasabihin sa iyo, basta sa kanya na sarili lang. Sabihin mo kung ilan ang total nito. Kumuha naman siya ng equivalent dito sa ibabaw. Kung ito ay 15, kung ito ay 16, kung ito 18 ito. Ha, 18. So, kukuha rin siya ng 18 na baraha dito. Iisa-isa niyang ibababa. Ganon. Isa-isa. Hanggang mabot siya ng 18 na baraha. Then, pagkatapos, sabihin sa iyo, natapos na. Okay? Dahil nakatalikod ka nga, hindi mo nakikita yung ginagawa niya. Sabihin mo na huwag lalakasan ng pagbilang, basta sarili lang niya, bulong-bulong lang siya. Pangalawang instruction, sabihin mo sa kanya, o sige, doon ulit, bawa nakakuha na siya ng 18. Ingat na.
ko yan. O, sabi niya, tapos na, nakabilang na ako. Okay? Then, sabihin mo, yung iulin total, kung halimbawa, eh, pag halimbawa, ang total mo halimbawa ay 15, pagsamahin yung 1 at saka 5, 6. Pero kung halimbawa, total mo ay 18, pagsamahin mo yung 1 at saka 8, equals 9. Okay? So, tapos, pamula sa ibabaw ng nung kinuha mo na baraha, bumilang ka naman ng equivalent nung total ng dalawa. Kung 9. Kung ito ay 18, 1 plus 8 equals 9. So, 7 na baraha naman ang pakukuha mo dito sa ibabaw. Isa-isa din na ibababa. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Yan na. Okay, so ito, tago mo nito. Ito na lang. Pagtapos na, sabihin mo na, tapos na. Okay, haharap ka na ngayon sa voluntaryo. Okay. So, sabi mo sa kanya, okay, kanina, pinakuha kita ng isang baraha, nilagay natin dito, binalasa natin, binalasa ng baraha, tapos pinakuha kita ng dalawang baraha, ito nakuha mo. Hindi ko alam kung ano ang nakuha mong baraha, ikaw lang nakakaalam yan, nakatalikod ako, hindi ko alam yan, ikaw lang kumuha yan. Tapos, kung ang total nito, ang dalawang ito, pinakuha ko dito. Tapos, doon sa total ulit itong dalawa, pinagsama na mo naman yung total, yung 9, ito naman ang kinuha mo sa ibabaw noon. So ngayon, wala akong idea kung anong baraha mo, wala rin akong idea kung ito, at lalong wala akong idea kung ilan ito. Okay? So, tatanong ko sa iyo kung ano ang sikreto mong baraha. Okay? So, sabihin niya, 2 of spades. Okay, so kung tama yung lahat ng iyong ginawa, kung sumunod ka sa lahat ng mga instruction ko, malalaman natin kung ano ang nasa ibabaw ng baraha ng ito na ito. So, tingnan natin kung ano ang nasa ibabaw. Okay? 2 of spades. Okay? Sakto, di ba? So, maganda. Sigurado sa iyo, nahahanga talaga sa sayo pa paano nangyari yun. Kasi ito sinatawag ko na mathematical sequence. Mga card tricks ko karamihan ay mathematical sequence at isa ito sa mga mathematical sequence ko. So, nagsimula ka sa 18 na baraha hanggang sa ito ang lumabas yung iyong sekretong baraha. So, totally blind ka kasi nakatalikod ka, siya ang may control, wala kang control, siya lahat ang may control. Kung tama yung kanyang ginagawa, kung nakakasunod siya sa iyong instruction, dalabas at dalabas yung sekretong baraha. So, I hope na nagustuhan ninyo yung aking performance and tutorial. Okay? So, thank you very much. Siya nga pala, bago kong malimutan, abangan ninyo ang mga susunod ko pa na card tricks dito, at dahil merong inihanda ako sa inyo na maraming card tricks talaga, 350, almost 350, mga sobra pa. At weekly, magpupost ako dito sa YouTube para sa inyo, kaya huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong update. Okay? So, thank you very much. See you next time. Bye-bye.